May grabing ginawa nga itong si Kyrie Irving na ngayon ay ayaw ibalita ng mga NBA reporters. Pero bago natin yan pag-usapan, eto munang once in a lifetime, once in a blue moon na pagkakataon na ginawa ni Ja Morant na pagbibigay niya nga ng respect sa kanyang mga opponent. Well, usually kasi diba mga idol ay laging nababalita na nag-aangas itong si Ja Morant, nagyayabang sa mga NBA team, pasayaw-sayaw matapos ang kanilang panalo. Pero this time sa kanyang interview kasama si Malika Andrews sa ESPN ay nagbigay nga siya ng respeto sa Golden State Warriors at sa kanilang upcoming matchup sa Christmas game. Sabi na ito ni Ja Morant, obviously ayun nga daw ang Warriors ang nagpalis sa kanila sa playoffs at gusto nga daw nilang makagante of course sa Golden State. Pero sila pa nga rin daw ang the defending NBA champion. So kahit hindi nga daw ganun kaganda ang kanilang record, losing record na under 500, sila pa rin daw ang one of the top teams in the NBA. Yan nga mga idol ang nagpangiti sa mga Warriors fans na pagbibigay respeto ni Ja Morant. Respect nga daw, hindi lamang din mula sa Warriors fans pati na rin sa ibang mga NBA fans. Nagagawa pala daw ito ni Ja Morant, nagbibigay respeto sa kalaban. At ating next balita naman ay patungkol nga dito kay DeMar DeRozan ng dahil parang may plano na nga siyang gawin sa off-season. Balita dito na kapag nga daw hindi nag-improve ang team ng Chicago Bulls this season, ang paniniwala nga daw ng mga ibang executive, si DeMar DeRozan ay alis na sa team ng Chicago Bulls. Well, yan ay ilang araw na rin nagsisirculate around sa internet, sa Twitter, specifically mga idol, patungkol nga sa possible breakup ng duo na si DeMar at pati na rin si Zach LaVine. At ngayon nga ay patuloy na nagbi-build up ito mga idol, patuloy na parang nagkakalabuan nga ang team ng Chicago Bulls at ang kanilang mga players. Kaya naman daw si DeMar DeRozan kapag hindi naging maayos ang team ng Chicago Bulls ngayon, hindi gumanda ang kanilang record at patuloy na natalo, aalis na daw si DeRozan. Well, alam naman natin ang Lakers ang mainit, ang number 1 na gustong kumuha kay DeMar, pero nandyan din daw ang Miami Heat, pati na rin ang Dallas Mavericks na pwedeng sumunggap dito kay DeMar sa Bulls. Next balita naman natin ay patungkol nga sa ginawa ni Kyrie Irving na ngayon ay ayaw ibalita ng mga NBA media, NBA reporters. Well, itong si Kyrie mga idol ay nag-donate nga daw ng 50,000 sa Little Twigs Foundation at noong December 12 nag-donate din siya ng 50,000 sa isang bata at nag-donate pa nga rin daw itong si Kyrie ng $22,000 para nga sa isang college student at nagbigay daw siya ng total of $130,000 para nga sa pamilya sa Amerika. At sa panghuli, nung nakaraang buwan nga daw ay nagbigay itong si Kyrie Irving ng 50,000 para nga sa pamilya na biktima ng hindi magandang pangyayari. So lahat yan mga idol in US dollars sa hindi Philippine peso. Pero kung i-convert nga natin yan sa ating pera ay close to 17 million pesos ang dinonate ni Kyrie Irving the last month pati ngayong buwan. So yan nga mga idol ang napakagandang ginawa ni Kyrie Irving na hindi natin narinig sa kahit anong big media outlets, kagaya na lang ng ESPN. Usually diba kapag merong negatibo na nangyayari kay Kyrie Irving ay sila ang number 1 na nagbabalita kasama na si Stephen A. Smith. At parang most of the NBA reporters ay ganyan na nga rin ang turing kay Kyrie Irving. Kapag meron nga siyang negatibong ginagawa ay nakapila nga sila para magbalita, talagang number 1 sila at di magpapauli. Pero kagaya na lang nito, may mabuting ginawa si Kyrie Irving, may pagtulong na ginawa. Pero I don't think mga idol nakarinig ako ng kahit isang report mula sa mga big media outlets na ito. So kayo na lang talagang humusga mga idol, komento nyo na lang kung anong gusto nyong sabihin at kung anong opinion nyo patungkol nga sa balitang ito.